Hi guys, ngayong araw nga ipapasok na naman ako sa trabaho. Ready na nga din pala ni Mami Cherry yung tanghalian ko sa trabaho. Sabi ko nga sa kanya bawasan niya ng isa dahil meron pa ako nakarepack na baon. Bago nga ako umalis, nagkape muna ako. Alam niyo naman ako, kape is life. Di na nga rin tayo nakakiss kay Mami Cherry dahil si Shinji biglang nagising. Good morning guys. Ohayo gozaimasu. Minasang. Maambon pa rin oh. Nasa muna natin itong upuan. Grabe ang lamig guys. Kaiba-iba pa rin ang panahon dito sa Japan eh. Minsan may init, minsan malamig. Ngayong araw sobrang sakit sa kamay guys. Kung mapapansin nyo nga, medyo umaambon pa rin, no? Pero kayo naman, meron kaming pasok kahit umuulan. Yung din kasi yung kita para meron tayong pambayad ng mga bills. Day check, February 23, 6:53 in the morning. Grabe yung hapon, no? Kung makakaripas ng takbo, malilate na siguro yan. Aga nga din pala nagbubukas yung mga ibang kainan dito, guys. Kaya yung ibang hapon, nag-aalmasal muna sa mga ganyan bago pumasok sa trabaho. Okay, guys. Dito na ako sa, station. Naipark na yung bike ko, eh. Pagdating ko nga dito sa Mitsunashima Station, pumunta muna ako sa may machine. Naubos na kasi yung laman ng card ko kaya kailangan ko na mag-charge. Ito yung ginagamit kong card guys, pass mo yung pangalan niyan. Tapos ilalagay nyo lang siya dyan sa may umiilaw na kulay blue. Then lalabas na dyan kung magkano yung balance nyo, no? Yung balance ko na lang dyan, 114, kailangan ko na mag-charge kasi hindi na yun naabot sa maghapon ko. 1,000 yan nga lang muna yung charge ko guys kasi wala din ako masyadong dalang pera pag pumapasok sa trabaho. Bale yan, ipapasok nyo lang yung pera nyo tapos pipindutin nyo lang kung magkano yung charge nyo. Ang pinindot ko lang dyan yung 1,000 yan tapos yan, hintayin nyo lang siya maglo-loading yan. Puno na yung kulay green na yun, pwede nyo na siyang kunin at gamitin. Stop na agad. Madali lang, di ba? Sorry, tayo. Wala tayo ngayon, kaya nakapag-video tayo. Araw nga pala ng Biyernes ngayon guys, wala nga pala masyadong tao ngayon. Dahil red calendar ngayon sa Japan, walang pasok yung mga estudyante. May mga mini convenience store nga din pala sa loob ng station. Kaya kung naabutan ka na ng gutom dito sa loob ng station, dukot ka lang dyan sabay takbo. Siyempre joke lang yun guys, wag na wag niyong gagawin dito sa Japan yan. Kasi pwede kayong makulong dito kahit wag na ako kayo ng maliit na bagay, no? Pagkababa ko nga ng train ang sinakyan ko kanina, eto lilipat naman ako. Kaya ayan, naghihintay na ako ngayon ulit ng panibagong train. Fast forward, pagbaba ko nga ng train, dumaan muna ako dito sa may Family Mart. Bumili lang ako ng almasal ko, kape at saka tinapay ulit. Medyo busy kasi kami ngayon kaya madalas nagugutom talaga ako. So yun guys, kakababa ko lang ng bus, no? Nalate pala ako ngayon ng konti kasi napakatagal dumating ng bus. Ewan ko, siguro dahil red calendar. Minsan kasi kahit red calendar may pasok kami. Kaya ayun. Kaya siguro yung bus na late, no? Iba yung oras nila. Lapit-lapit na rin tayo dun, no? Trabaho namin yan. Time check guys, malapit na nga pala ako sa trabaho namin, 8:01 na nga pala. Medyo na late nga ako ng ilang minuto, yung bus kasi kanina parang nagka-problema, ang tagal dumating. Fast forward guys, break time na nga pala namin to. Kung nga lang din nakain yung tinapay ko dahil kanina nag-abol din ako ng oras. Egg sandwich nga pala to guys, itlog lang yung palaman niya. Fast forward ulit, lunch break na nga pala namin to. Ito nga pala yung pinabaon sa ni Mami Cherry. Teriyaki chicken nga pala to guys, yung nakaripak. Suki yung tatak niya, ininit ko lang tapos nilagay ko lang sa ibabaw ng kanin ko. Tapos may kasama pang dalawang pritong manok kaya konti na lang, lilipad na naman tayo. Oh, ayan guys ha, uminom na ako ng tubig ulit ha. Baka sabihin nyo na naman, puro kape yung iniinom ko eh. Pagkatapos ko nga kumain, umiglip muna ako dyan, mga 15 minutes siguro. Tulog talaga ako dyan guys sa mga oras na yan, tapos nag-a-alarm na lang ako bago mag-alauna para magising. Back to work na. Fast forward, break time na nga pala namin, uminom na ako na itong kape guys. Sobrang lamig kasi ngayon, kaya masarap talaga magkape. Yun ang uwi na. Medyo na late kami ng uwi ngayon ha, time check. 5:25 ng gabi. So hintay na tayo ng bus. Medyo madilim na eh. Habang naghihintay nga ako ng bus, medyo natakot ako sa mga uwak dito. Ang lalaki kasi ng mga uwak kaya nakakatakot din. Tignan nyo guys, para kayo nasa horror movie dito. Ang lungkot dito ah. Tignan nyo naman. Puro uwak oh. Daming uwak to. Kita nyo yun. Grabe. Medyo kabado pa nga ako kanina dyan guys, baka biglang sumugod yung mga uwak eh. Wala pa naman akong dalang mga sibat dito.
Fast forward guys, pagdating nga ng bus, sumakay na ako agad, baka habulin pa ako ng mga awak eh. Ngek! Fast forward guys, nakababa na nga ako ng train, hindi na lang ako nakapag-video kanina. Bale ito, naglakad-lakad muna ako ng mga 69 meters. De, joke lang yun guys, naglakad lang ako ng konti dahil papunta ako dito sa may Hanamasa. Maghahanap kasi ako ng isda dito na pwede naming ulamin ngayong gabi. Gusto rin kasi ni Mami Cherry ng isda, kaya ito, naghanap tayo. Bibili lang ako ng isda guys, ulam namin. Hanap tayo ng murang isda lang. Prito. Pagpasok ko nga dito sa loob guys, medyo marami nga ding tindang isda. Meron pang panganan tuta dyan eh. De, joke lang, may nakita akong panganan tuna. Masarap din yun igata guys eh. Tapos may napansin ako dito, parang isda sa atin sa Pilipinas oh. Yung tampal ekop ba yun yung tawag sa atin sa Pinas? Kaya lang hindi pa ako nakatikim ng ganyan, kaya hindi na ako bumili. Pamamaya hindi masarap yung tampal ekop na yun, sayang lang yung pera ko. Ito ang hinahanap ko. Laki oh. Dalawa. Okay na, yun na to dalawa. Bayaran natin. Bumili na nga rin pala ako dito ng pasalubong sa dalawang bata. Biskuit na nga lang din pala yung binili ko para hindi naman puro candy. Maubos na yung ngipin ni Seichi sa harapan eh. Bayangon. Ito nga lang pala yung itsura sa lugar namin guys kapag gagabi. Malapit lang yung bahay namin dito, siguro mga 10 minutes lang. Bandang station kasi to, kaya maraming mga kainan. Kaya kapag kapauwi ako sa gabi dito, medyo natutokso din ako kumain eh. Puro kainan dito ano. Talaga nagtitimpi lang ako dito pag pauwi na ako eh. Minsan kasi nakagutom din eh. No, kaya lang, mapapagastos ka kaya magtitimpi. Bale ito guys, nandito na ako sa may parking ng bike. Tignan nyo yung bike ko, walang daya yan guys. Walang kalaklak yan. Tignan nyo, i-atras ko lang oh. Baka kasi sabihin nyo na naman, niloloko ko lang kayo eh. Tignan nyo, walang laki yan guys. Diretso sa kayo na agad yan, tapos ibat na agad. Let's go, uwi na tayo para mapagprito pa ng isda at makakain na. Ako'y nagugutom na, no? Puro pagkain yun, no? Dadaanan ko dito eh. Nagtitimpi lang tayo para hindi mapagastos. Dito na sa bahay guys. Lokoy natin yung dalawa, kunwari ito yung pasalubong ko sa kanila. Isda. Isda yung ipapakita ko. Ano kaya magiging reaction ni Seichi? Ano natin? Abot ka sa kanya isda. Hi! Seichi, hi! Nani siya ka na? Seichi sa kana. Ah, Shinji kunda. Sorry sa kana. Okay. Candy na eh, sa kana dake. Yung isda. Ipirita natin. Nay, yo! May dalang isda yung sa lubo. Pero share na yun sa kanya. Tinapay no? Hindi candy. Tsaka ka na, palaki ka muna. Sabi nga ni Mami Cherry, nasan daw yung kay Shinji. Sabi ko, tsaka na lang yung pasalubong niya, magpalaki muna siya. Bale, ito guys, nagugas nga lang ako ng kamay tapos inasinan ko na rin itong mga isda na binili ko. Tapos nagpainit na rin ako ng mantika para mapalundag na natin itong apat na isda na to. Habang nagpiprito nga ako si Seichi, kinukulit ako oh. Medyo may kalakihan nga din pala yung isda na nabili ko, kaya pa isa-isa lang yung pirito ko. Habang nagpiprito nga ako si Shinji naman, nandito lang sa may sala. Iniintay niya kasi yung mami niya, si Mami Cherry kasi naglalabay eh. Si Sauri at Seichi naman nandito lang naglalaro. Talon nga ng talon, kinakabahan ako, baka matalunan si Shinji, kaya tinitignan-tignan din namin eh. Pagkatapos nga ni Mami Cherry magsampay, ayan, nakikipagkulitan na kay Shinji. Si Seichi naman sakay ng sakay sa likod din, nagpapapansin din. Pagkatapos ko nga magprito ng isda, ready ko naman tong isaw ng baboy. Ito yung binili ko nung nakaraan guys, templado na siya. Lalagay nyo na lang siya sa kawali. Kali ito na guys, ang ulam natin ngayong gabi. Obdo naman ng limang gatang na bigas dito guys. Pritong isda, isaw ng baboy na manghang. Tapos sasamahan nyo pa ng bagoong na may suka. Nako po! Tara, kain na tayo guys! Itadakimasu! Ang laki ng isda eh, kalahati pa lang eh. Bigas. Ito nga mo, meron nga. Di kasi flat eh.
Ang sarap nga nitong isda na to guys, ang tawag dito sa Japan, Aji. Pero yung lasa naman niya may ahalin tulad natin sa galunggong, no? Lasang galunggong lang siya. Lang yung itsura naman niya parang dinaing na bangus. Pero yung lasa niya lasang galunggong. Basta yun na yun, ang hirap mag-explain eh. Habang kumakain nga kami, umiyak si Shinji kaya yan, binuhat muna ni Mami Cherry. Si Mama kasi natutulog pa dahil may pasok siya ngayong panggabi. Sarap nga din ito guys, yung isaw ng baboy na nabili ko, yung templado na. Tapos maanghang din siya, nangangagat. Ang dami kasing sili na nakalagay. Pagkagising nga ni Mama, siya muna yung nagawa kay Shinji para makakain din ng maayos si Mami Cherry. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit tayo next video. Sa mga hindi pa nakapalaw dyan, baka naman. Jane, mata ne, arigato gozaimasu. Ngek, ngek, ngek. Bye-bye.